Tingnan nyo mga master kung anong nangyayari sa aircon na to. Sandi, focus ko ha. Yan o. Nakita nyo yan yung yellow. So, guide and tips na rin na naman tayo mga master kung bakit nagkakaroon ng yellow ang aircon. Nag-yellow o nag-ice build up siya ng iba sa evaporator. 2 horsepower po ito mga master. Ang laki. Nahirapan kaming ilabas ni Master Dodge to. Dalawa lang kami. So, i-explain ko sa inyo mga master ang unit na kung bakit nag-yellow. Unang-una, matagal palinisan. Pangalawa, maling setting ng thermostat. Pangatlo, sobrang laki ng space, hindi makayanan. So, nakita ko naman yung space niya, dalawa kasi yung aircon nila, hindi naman malaki yung space, dalawang aircon, tag 2 horsepower. So, tama lang yung kalaki yung aircon nila at saka yung space, sakto lang. Pangalawa, yung setting ng thermostat, nakita ko kanina, naka-pull. Dapat kasi hindi siya i-sit sa pull o maximum para hindi maglulong running yung compressor. At saka madaling makadetect yung thermostat, kunting lamig lang mag-trip off agad, so makarelax yung compressor. At saka medyo marumi na rin yung unit. So nakita ko sa setting nila yung thermostat. Ang aircon kasi nito 2 horsepower. So guide and tips na lang din naman tayo ulit mga master kung bakit nagkakaroon ng yellow yan o ice build up. Minsan kasi yung dabing, halimbawa ito nasa opisina, daming nag-ooperate. Ang iba naman ayaw ng mababang setting ng thermostat dahil hindi daw malamig. Yung iba naman i-adjust at saka matagal silang magpapalinis. Ito na lang munang gagawin natin mga master. Lilinisan na lang muna ni Master Dodge ito. Hindi na namin pinakita kung paano baklasin dahil madali lang naman ibalik ito. May diagram din naman. Ito po yung unang first option natin. Huwag muna tayong pupunta doon sa magkarga ng freon o refrigerant. Unang-una, lilinisan muna natin dahil nakita namin na medyo maduminat din talaga yung aircon. At saka yung setting ng thermostat niya na pinakamataas, nandun niya nilagay. Diba nakita nyo yung halimbawa mga manual na thermostat na mayroon siyang 1 hanggang 10 yata sa iba, parang ganun lang the same. So wag nyong isagad sa 10 yung setting ng thermostat. Alam nyo ba kung bakit? Oo nga, lalamig siya, pero yung compressor naman hindi makakarelax yan, kaya naglulong running habang tumatagal siyang umaandar. Magkakaroon talaga ng ice build up yan. Kumbaga parang tayo din napapagod kung sobrang ang daming tinatrabaho, hindi walang pahinga yung mga sasakyan, umaandar ng sobrang haba, kung malayo, hindi makarelax, nag-overheat. Parang ganun din yung compressor na yan. Mas matindi itong compressor dahil may dala siyang freon o refrigerant. So, nabibigatan po yung compressor na yan pag maglulong run. Kailangan yung pag-setting ng thermostat, tamang-tama lang. Huwag nyong isagad talaga sa 10. Dahil maglulong running yan, kaya yan ang dahilan na mag-ice build up siya. Pero guide and tips tayo mga master, kung basic na basic, uunahin natin yung paglilinis nito. So sobrang laki nito, 2 horsepower, dalawa lang kami ng Master Dodge, nahirapan kaming tanggalin kanina, lalo na sa pintuan, sobrang liit. So yan lang munang gagawin natin mga master, lilinisan natin. Tapos ibabalik natin mamaya, papaandarin natin ulit ito kung mag-ice build up pa ba. So ganun lang yung tips natin kung bakit nag-ice build up yung aircon. Unang-una, mali yung setting ng thermostat. Pangalawa, hindi compatible yung aircon sa space. Ito kasi yung aircon na ito, compatible siya dahil dalawang 2 horsepower. Sobrang liit lang ng aircon nila, ng office nila, sorry. Parang 12 by 12 lang, tapos dalawang aircon. Pero labas-pasok yung mga tao, nakabukas lagi yung pinto. Tapos yung setting ng thermostat nila, nakasit siya sa pool. So mamaya baguhin natin yung setting ng thermostat nito, huwag nating i-pull. Tapos pagsabihan natin yung customer o yung mga nasa opisina na huwag yung isagad yung thermostat para ma-aware sila kung bakit nag-yellow yung aircon. Pero ito mga master, linis muna tayo, tapos isit natin sa mababa yung setting ng thermostat. Kung magbabalik pa rin yung yellow, so doon tayo magpo-proceed ng second step. So kailangan na nating i-reprocess yan. Pero basic na basic, itong una natin gagawin, linis muna tayo.
Dahil hindi naman tayo mag-shortcut agad na palitan ng preon niya o kargahan na hindi muna natin linisan. Dahil nakita naman natin na marumi na yung unit at saka yung seating ng thermostat nila nandun sa 10. So ganun lang mga master ha. So standby na lang muna tayo, lilinisan muna ni Master Dodge. So hindi kami gumagamit na sabon talaga mga master pag maglilinis, pero depende na rin sa customer. Mayroon kasing ibang customer sobrang kulit, ayaw makinig, gusto palagyan ng ano, palagyan ng sabon, papahira ng sabon. So pag silang magdesisyon yan, kung ayaw nilang makinig, no choice na tayo. Pero pag kami lang, hindi talaga kami naglalagay ng sabon. So yan, natapos na namin linisan. Pupunasan muna namin ang tuyong basahan nito mga master para maganda din tingnan. So guide and tips na lang muna tayo ngayon mga master ha, para at least ma-aware kayo kung bakit nagkakaroon ng ice build up yung unit. Dahil maraming nagtatanong sa akin mga master kung bakit daw nag-ice build up. Hindi ko masagot lahat dahil medyo mayroon din tayong trabaho. Kung makaya kong sagutin lahat, masasagot ko. Pero ngayon isabay ko na lang kung guide and tips natin kung bakit nagkakaroon ng ice build up yung unit at saka paano maglinis. Basic din, katakpan nyo na lang yung gaya nito, sobrang laki ng unit nito. Tinatakpan ko yung pan motor, hindi ko babaklasin lahat yung evaporator at saka condenser nito dahil ang bigat, baka magli-leak pa itong unit. Tatakpan mo na lang, tatanggalin mo lahat yung connection dyan sa panel board. Madali lang namang ibalik ito, may diagram man naman kung masundan nyo yung diagram. Kung hindi nyo naman masundan, pwede nyo ding picturean para mas madali. Ganun lang yung technique niyan, picturean nyo na lang. Tapos kung ibalik nyo, kailangan ihipan nyo muna kasi yung mga socket niyan, may mga tubig yan para hindi mag-ground. Kailangan ihipan nyo muna bago nyo ibalik. So ganun lang mga master. Ayun lang muna yung setting ng thermostat, kailangan din huwag nyong isagad, pati yung paglilinis huwag nyong tipirin. Magkano lang naman yung bayad pag magpalinis ng ganitong klaseng aircon? Mura lang naman, di ba? So pag sheet kasi nila sobrang taas. So ibalik muna natin itong mga master, tapos papaanda rin natin mamaya, titingnan natin kung mag-ice build up pa rin tapos na natin linisan. So saka na tayo magpo-proceed ng second option o air process na natin. Nakita ko naman wala namang leaking yung unit. Good naman siya, umaandar naman. So ito lang muna yung gagawin natin, lilinisan muna natin. Ayos. Ito yung pinaka basic na first step na gagawin natin bago tayo po-proceed dun sa second option. Dahil chinik ko muna kanina bago ko nilinisan, wala naman siyang nakitang sign na may oil yung mga tube sa condenser. Kadalasan kasi magli-leaking sa condenser, pero wala tayong nakikitang na may oil doon. So tuyong-tuyo yung condenser niya. So babalik na natin to ngayon na titingnan natin. Pero kung may leaking sana kaming nakita kanina o yung may oil na portion doon sa may condenser, so ma-determine natin agad na may leaking, pero wala. Dry na dry po yung unit. Nakita ko lang kasi yung setting ng thermostat, naka-pull po siya. So mamaya i-explain natin sa kanila, baka hindi ko na lang din makunan dahil dalawa lang kami ni Master Dodge, sobrang bigat nito. Tapos namin mga master, standby lang, ibabalik na namin to. Sobrang bigat talaga master, parang mababali yung kamay ko. Yan mga master, paandar na namin, hindi na namin napakita kanina kung yung pagbuhat namin ni Master Dodge. Yan, nag-ice build up na yan. Bagong andar lang yan mga master ha. Ihintayin natin mga 20 seconds mga master. Kung hindi yan mawawala o kahit 30 seconds, kahit 1 minute. Kung hindi yan mawawala mga master, may problema yung aircon nila o yung unit nila. Pero pag mawawala yan, okay yan. So binago natin yung setting ng thermostat yan, oh, nag-ice build up yan. Dalawa po kasi yung unit nila. Mamaya ipapakita ko na lang din dito mamaya ha, yung isang aircon pa nila, 2 horsepower din. Ihintayin na lang muna natin ito ng mga pinakamataas nito, 1 minute, kung hindi mawawala yan. Yan, binago ko yung setting ng thermostat mga master kanina, naka-pull po yan. Yan o, dahan-dahan ang nawawala, nakita nyo. O yan, medyo na-feel ko na nga, sobrang lamig na. So yan mga master, after 30 seconds, nawawala na yung ice build up po. Umaandar po yan, naka-high call.
yung setting ng thermostat binago ko, nilagay ko na lang sa 8. So walang problema mga master, guidance tips lang tayo. Nakita nyo na okay na yung unit, di ba? Ito po yung pangalawang aircon nila mga master. 2 horsepower din. Hindi na namin napakita, pinalinisan na lang din. Ganun pa rin yung setting ng thermostat nila kanina, naka-pull. So binago ko na lang, nilinisan na lang muna namin. Ganun pa rin, nag-a-ice pa rin siya kanina, nakita ko. Binago ko na lang yung setting ng thermostat. Pinapahirapan kami dito sa sitwasyon ng aircon na ito mga master, dahil yung mga table ng computer nila, hindi na pwedeng maurong dahil nasisira na rin. So nahirapan kami kanina dito. Pero nakaya na namin ni Master Dodge. Ayos! Next time ulit.